NBA signings and trades. But first, make sure you like this video at mag-subscribe. I-hit mo na rin ang notification bell para lang mintes ng mga videos natin. Yung frontcourt rotation ng Celtics ay nasira ngayong summer. Si Danilo Gallinari ay nagkaroon ng ACL injury, tapos ilang weeks rin mawawala si Robert Williams dahil sa kanyang knee injury. Mga hanggang January ito wala. So in the first half ng season, kailangan nila ng maasahang big man. At syempre, doon na tayo sa may experience. Boston Celtics will sign Blake Griffin to a 1-year deal. Sobrang okay kasi wala silang ginawang trade at magiging maayos ulit yung kanilang rotation with the addition of Blake. Though hindi na siya tulad ng dati, tinamaan ng injury at siguro aging, naging 6-time All-Star ng kanyang prime, 5-time All-NBA selection. Pero for sure, meron pa talaga eh, kumbaga may asim pa. Merong impact si Blake Griffin kahit saan siya maglaro. Kahit noong nasa net siya, may glimpse of his old self pa rin naman eh. Game 3 ng first round, Celtics versus Nets yun eh. 8 points sa loob ng 8 minutes, tsaka nagkaroon ito ng maayos na outside shooting. Siya yung most mobile free agent ngayon. Can guard sa pick and roll situation, tapos versatile option sa offense, tsaka nag-evolve na rin bilang facilitator. Hindi na siya yung puro dakdak lang. Nag-mature, not the superstar anymore, pero sobrang gusto mo pa rin magkaroon ng ganitong klaseng player. Next, nagkaroon tayo ng 4-on-4 trade. Mapupunta ng Houston Rockets si Derrick Favors, Ty Jerome, Mo Harkless, Theo Maledon at 2025 second round pick. Tapos ang matatanggap ng OKC Thunder ay sina David Nwaba, Sterling Brown, Trey Burke at Marquese. Which is okay lang naman yung mga trade na ganito para sa lahat. Ganyan naman yung reaction lagi kapag walang mga big names. Ginawa ito ng Thunder para magkaroon sila ng additional 10 million sa salary cap. Tsaka it is unclear kung ano yung balak ng both teams sa mga players na ito. Para sa Rockets, nakakuha sila ng veterano pang blend sa kanilang mga batang players, which tingin ko okay na addition si Derrick Favors sa kanila. Sa Thunder, siguro pasok sa timeline yung Marquese na baka malaking bagay sa kanilang future. 25 years old pa lang ito. And kayo ba? Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye. Dito sa Game 3 na Magnolia at TNT, i-share ko sa inyo ang experience ko playing with OkBet. I'm rooting for TNT on this one because of Mikey Williams. Siyempre, napakasarap panoorin. Pupusta ako sa kanila na mananalo ng first half at ending the game with a 7-point lead. Madali lang din yung deposit at withdraw dito kasi meron na silang GCash. So ayun, the game is over. We won the first half pero sa endgame, TNT won by a game winner from Jason Castro kaya we lost the other bet. Naging overconfident lang siguro ako sa tropang Giga. Pero sobrang ganda ng mga ads dito and you can see naman kapag naglaro kayo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-bet na or mag-register using our code at mag-enjoy sa pag-bet using OkBet.